morning mga kabayan. Pasok na naman dito ang electric pan. Yan ang gawa ko ngayong araw. Hapon lang ito, ng hapon din nala. Kaso lang hapon na kaya hindi ko na nagawa. Ngayon ko na lang siya chichikin kung ano yung problema niya. Tinala sa akin, ganito na, wala yung ilisi. Tsaka yung guide niya, tinanggal na eh. I-testingin ko muna kung ano yung problema. Ingay. Parang may sayag yung ano niya. Doon sa loob. Parang may problema yung bushing. Kaya siya nasayad. Higpit ang pagkakaakapit. Pahinga-pahinga ito. Kaya ganun ang nangyayari. Tapos, balikabok na. Balikabok. Mapunasan muna. Gandang klase siya kasi yung motor niya makapal. Oh. Yung mga sinaunang motor nung araw makakapal. Malalaki ang winding. Kaya mas matibay yung mga electric pan nung araw. Kaysa sa mga electric pan ngayon. At saka kadalasan ng electric pan ngayon ang rewind ano na. Aluminum, hindi na tanso. Ang kulay lang ang tanso. Pero pag binalatan mo, kulay puti. So, mamalalaman kung original o hindi. Ito medyo original talaga to. Pati yung pinaka-gearbox niya, bakal pa, nakakabit pati. Talagang magandang klase. Magandang klase ito. Nalang siguro dahil sa walang pahinga. Sira din yung ano. Bushing yun, maingay. Yun. Okay. Mahigi naman. Hindi masyadong himahigpit. Pero lumalagatik pa. Yan ang palatandaan ko ng electric pan na wala pang ibang nakapagbubukas kung hindi ako pala. Lumalagitik siya pagka binubuksan mo. Sabihin, wala pang ibang nakakagalaw. Mas maigi yun.
lang. Kasi sumabit yung rewind. Yun oh. Maingay. Maingay siya, maingay. Uy. Tama yung bushing. Agoy putik delikado, puputulan tayo ng ano nito. Rewind. Ang delikado sa ganito eh. Nahahatak eh. Wala na yung tali. Napakadelikado. Ang hirap maghanap ng sira na putol. Napakaliit ng hibla. Sinasabi ko, kailangan maingat. Ito, madali maputol kasi ito. Agoy. Itong iniingatan ko. Wala ko gumagawa ng electric pan kaya ang hirap mag ano nito. Yan. Ito kasi isang pagkakamali mo lang yan, madali maputol yan eh. Itong mga wire na to. Isang hibla lang. Kaliyan ko muna. Ayan, taliyan ko muna. Para safety siya. Hindi delikado. Kasi maputol. Napakahirap mag dugtong nito. Eh, mahal ng motor ngayon. Kailangan taliyan ko muna. Para lang kasi hindi magalaw-galaw siya. Ano kadalasan na sakit ng electric pan pag matagal na? Itong tali niya rito na lutong kasi yun. Dahil sa kaiikot-ikot itong wire na gagalaw, napuputol to ngayon. Pag hindi yan naagapan, ikot lang siya ng ikot, galaw ng galaw, sa katagal-tagalan napuputol ang rewind. Sira ang motor. Magkano manok? Okay, yan ang ano. Concept. Kaya taliyan ko muna. Tapusin ko lang itong pagtali. Para safety talaga tayo. Tapos itong shafting niya may tama na.
Kaya yan maingay kanina nung tinisting ko dahil ito maingay. Ito nasayad na dahil ito may tama na. Tapos itong bushing niya rito, palitan na rin. Ito, tsaka yung isa. Yung sa harapan niya. Ito. Papalitan ko yan. Yan may problema. Tsaka itong shafting. Papalitan ko muna. Para sure bull tayo na hindi magba-back job. Kasi pagka bushing lang ang pinalitan, may tama ang shafting, wala pa din ang alignment niyan, iba pa din. Maluwag pa rin siya pagdating dito sa dulo. May tama na kasi. Kailangan magpalit tayo ng bushing at saka shafting. Ito mga kabayan, nagpabili na ako ng shafting. Papalitan ko lang itong shafting na to kasi may tama ngayon kanina. Pagtanggal ko, ano lang, mano-mano. Wala kasi akong puller eh, dapat may puller to eh. Ako na lang magtatanggal. Para mapalitan na. Alang, ingat lang, baka yung daliri yung mapukpok. Madali lang naman mag-ano nito eh, tanggal eh. Basta marunong ka lang. Pag hindi ka marunong, awag mo ng pakialaman. Baka matalong masira. Kaya nga, tanggal na. Whoop! Yaman eh, popcorn. Ito yung naging problema. Tapos may tanda ako rito kung ano yung lalim ng ibabaw natin pag ikinabit na natin yung bago. Tandaan ko na lang din para hindi mahirap magano. Yan. May tanda na ako. Okay. So ngayon, ito naman kakabit ko. Bago. Baka lumagpas kasi magkakaiba yung distansya ng ano, layo pa. Uy, yun, balik ulit ng konti. Okay, so ngayon parang maluwag ah. Kapitan ko na lang siya ng special. Spacer. Kailangan ko ng spacer. Okay. Spacer. Uy, isa na. Spacer. Yun. Okay. Ko lang yung distansya dito kanina. Mahaba siya. Mangyayari putol. Tulak na lang yung spacer ko kasi mahaba eh. Putulang ko na lang siya. Kailangan pala kung magiging technician to, marunong ka rin pala magkarpintero. Kasi pag ako, hirap ako magbagari eh. Ayan. Okay.
pinutulan. Masikip siya. Wow, wow. Mababasan pa. Okay. Yan. Tipid-tipid lang tayo sa langis, ha? Medyo mahalang langis ngayon. Mas kasi ang langis. Pagyan ko lang ang langis. Para matulas magpasok. Hindi mahirap ipasok pag may langis, eh. Oh, yan ang ano. Wala talaga halos allowance. Okay lang yung ano niya. Tapos balik-uli ito. Italian ko na siya. Okay na siya, hindi na gumagalaw. So, wala na tayong kaba na maputulan pa. Dahan-dahan lang. Yan. Kakasana natin ito ngayon. Tapos sukatin ko yung squeezer na nilagay ko kung tama. Kasi minsan, ano eh. Merong kulang, merong sobra. Kasi hihigpitan pa. Uy! So, okay lang. Kasi maglalagay pa ako ulit ng ano. Washer. Ito yung washer niya talaga. Washer. Yan ang washer. Lagyan ko muna ng washer. Okay. Kailangan lang talaga napapasensya mo rito. Magre-repair ka. Ayos na. Kasi hihigpitan pa ito. Ano pa yan siya? Tikum pa. Na wala nang ibang maging problema pa. Kailangan pag maghihigpit, huwag mo na yung sagad na sagad. Para hindi disalign yung ano mo. Motor. Ayan lang, ganyan lang. May sabaw, tama-tama si Warren. Pasensya na, maingay yung background ko. Kaya mga anak
kasi bisibisita. Ayun ito, malapit sa shop ko. Medyo may kunting kwan. Iba! Talaga mo dyan. Maingay. Background. Iyon, sige. Ah, tsaka natin ngayon siya ihigpitan. Check natin kung pare-parehas yung higpit. Okay, ayan. Lambot lang siya. Ito may ano pa nga, pero okay lang. Okay lang. Ngayon, pwede ko na siya subukan. Oops, ako. Okay. Success tayo, umikot na siya. Nawala na yung ingay. So, ito talaga naging problema niya. Shafting, saka itong dalawang busing. Yun yung naging problema niya. Yun ang kadalasan na nasisira sa electric pan pagka yung halos hindi makapagpahinga kasi panaiikot na lang, panaiikot, mainit. Ito, ano din, kumakayo din kasi minsan itong ano na trito. Pag matagal na siya, kakaroon siya ng upa. Kaya yan, minsan na andar, tapos bigla na lang hihinto, ito yung nagiging dahilan nun. Ito. Kasi pag itinuloy ito ngayon kaya, ay sisirain na yung ano, motor niya. So, okay siya. Lagyan ko ngayon ng lock. Lagyan ko ng lock, tapos nakabitan ko ng EDC. At saka susubukin ko. Kasi minsan mayroong mga ganito na kinabitan ng lock. Yung motor, hindi kaya pag may ilisi. Kapit ko ngayon. Oy. Okay, okay. Half moon. Okay. Subok lang. Harap ko lang dun. Makakamalisik eh. Madali mo. Okay. So yan. Umikot na siya. Naka number 1 pa lang siya. Number 1. Pero ang lakas na. Number 1 pa lang yan.
siya. So, hanggang doon na lang mga kabayan. Okay na tayo. Success na yung gawa natin. Maraming salamat sa mga nakasubscribe sa akin. Maraming salamat. Sana huwag kayong magsawang mag-subscribe. At saka sa mga hindi pa, makakanood sa mga video ko, pa-subscribe na lang po. Maraming salamat.